welcome back to my channel, Pinaypreneur in South Australia. In front of me ay ang mga napitas ko po ng mga prutas mula sa aking backyard garden. So first, namitas po ako ng mansanas. So ito po ay Royal Dahlia variety. Dwarf lang po siya guys, at kasing tangkad ko lamang po ang puno, meron na siyang bunga guys. So I'm very happy po sa aking napitas na bunga ng mansanas. So binilang ko po siya kanina. Meron po ditong 16 apples. And meron ako ditong timbangan. Itimbangin po natin para malalaman ko po kung worth it ba after 5 years. Medyo matagal din siyang namunga guys kasi I wasn't looking after it. At siguro sa soil din dito kasi it's very sandy soil. So kinakailangan mo talagang lalagyan ng mga maraming organic matters yung lupa dito. But for my apple guys, after 5 years, ganito po ang aking napitas. Titimbangin na po natin. So including the bowl, it's 2.2 kilos na mansanas. So meron dito 16 apples at namitas din ako ng mga pears. Maraming peras, oh. So nahinog po siya sa puno. Medyo natagalan din kasi marami akong peras. Kasi yung kapitbahay ko guys, meron silang malaking puno ng pears. At I help myself yung mga branches that overhangs on my side of the fence. Sabi niya na pwede ko dang pipitasin yun. So yun yung inuna kong napitas, at marami pa din akong peras na nasa puno pa din. Pero for this kind of variety, I'm proud to say that I grow this, at binili ko po yung grafted na puno from the nursery. It was 4 years ago, I bought the tree from the nursery at I paid $90 because, ano siya guys, it's a fruit salad pear tree. So sa isang puno, meron siya tatlong variety. Ganito, at the brown one. At yung isa na variety, hindi siya nakapamunga pa ever since. But I'm looking forward na makatikim man lang kahit isa. So green siya na bunga. I think it's a nashi pear. Ito kasi yung the most popular variety of pear. Followed by this one. So I'm very happy guys. Oh, malalaki siya guys. Oh. At it's ripened sa puno. Hindi ko kasi napitas kaagad. Pero my kids love the ripe pear. Pero ako, gustong-gusto ko yung crunchy country pa ganito. Hindi pa siya masyadong hinog. Para siyang bayabas na crunchy pag ganyan mo guys. Napaka-sarap sa feeling ba. So ito, I'm gonna weigh this. This one is 356 grams. It's not too bad, hey? Next one, it's 393. Akala ko nga, this is bigger than this, but konti lang yung pinagkakaiba. So, ang aking one and only na brown variety. This one is 314 grams. At the smallest one. For me, this is a good size for lunch boxes kasi pag pinadalhan ko sila ng ganito kalaki, hindi po nauubos. Nasasayang lang din. So, ito yung perfect na size. And the same with apples. I like to put the small size sa kanilang mga lunch boxes para for same reason, hindi masasayang. Or if they're, of sometimes, if they request some more food, dalawa yung binibigay ko, nilalagay ko sa kanilang mga baunan para one in the morning and one in the afternoon. Sometimes kasi, chinachop ko pag if I only have the bigger size available in the fridge. I slice them up first. Pero the disadvantage of that is they turn brown. So pagdating sa school nila, they don't like to eat it because it's color brown. Kaya gustong gusto ko tong ganitong na size, yung maliliit lang.
Ito, this is not very ripe at all. Pero pinitas ko na siya para at least mapapakinabangan. Kasi pag, if I leave this on the tray, kinakain lang ng ibon. And guys, I'm gonna show you the biggest of all. That one. Titimbangin din natin. It's a whopping 653 grams. Lucky, diba? But this one, guys, it's not from the tree in my backyard. I got it from somewhere else. And I'm not sure if this is organically grown. What do you think? It's so big. So I got two of these ones. But like I said, these are not from my tree. Ito po yung sa aking bakuran, ganito. Oh, there's quite a difference between the two. But still, I'm very happy with it, with this one. Kahit maliliit lang yung sa akin. And I'm pretty sure if you go to the shop, mayroong mga malalaking apple dito sa Australia. Hindi lang sa South Australia, sa buong Australia, or kahit sa Pilipinas, siguro meron din mga malalaking apple. But like I said, I prefer the small ones for the large boxes para hindi siya masasayang. And that's it for today's vlog. Thank you for watching and I hope you like it. I'll see you in my next video. Bye!